What's up, mga kabutakte? So ngayon, para sa pinakaunang video namin para sa vlog na to, meron tayong gagawing challenge! Yes! So kami, mga students, kami dito sa CBSU. And ngayon, sabi kasi sa mission vision ng capsule na to is makapag-release daw ng mga morally upright individuals. So ngayon, kailangan nating malaman kung totoo nga bang morally upright individual. So ang gagawin nating challenge yun ay pinagmamalasang CBSU Morally Upright Individual Challenge. So yun, sa iikot yun yung challenge natin doon sa apat na letra na meron ng CBSU. Yung una ay C for Compassion, B for Values, S for Self-Control, and U for Understanding. So tara na, simulan na natin yung maghanap tayo ng mga taong ating i-challenge kasi labay at scale or hindi. Let's go! So yan, naghahap na kami ng taong bibiktimahin namin. Ang unang challenge natin ngayon ay humingi tayo ng pamasahe sa kanila. Oo, kami ang gagawa na ako, si Ali ang gagawa, and si Joy. Yes. So ngayon, naglalakad na kami. Naghahap tayo kami ng bibiktima natin. Sa may, sa Luisoy. Sa Luisoy ba tayo? So, hahap tayo ng tao dito na ating mabibiktima. Kainan siya dun sa may, dito sa CBSU. Malapit sa vet. Ayan, ayan. Parang may nakikita na ako. May nakikita na ba kayo? May nakikita na kami. Yung wallet mo, hindi ibigyan ko ito kasi parang gusto ko yung tumulong. So, wala na si Kuya Kaya! Walang kaan! Ayan, oh, say hi! Thanks, Kaya! So, thank you! Nakita niyo na naman na yes! Sila ay ethical
Sobrang success. At hindi pala natin natanong yung pangalan ni Kuyang natanong ko kanina. So, ang pangalan niya daw is Arl. Arl. So, Arl ng BS. Arl ng Econ. Ah, Econ din. So, yes. Ang general sa mga Econ natin. Yes. So, dun tayo sa next challenge natin na pangungunahan ni Bernice. Which is self-control. Makaaway ako. Makaaway siya. So, ano ba ang challenge niya? So, siya ay mamumunggo ng tao. Kunwari, bad trip siya din. Tignan natin kung ano yung magiging reaction ng taong bubunggoin niya. So, harap na tayo ng ating bibiktimahin. So, yun. Mga ilang oras na kami dito. Wala pa rin nabubunggo si Bernice kasi nahiya daw siya. So, ang gagawin na lang natin is... Gagawin na lang namin is mahuhulog niya kunwari yung armis niya. And titignan natin kung may tutulong sa kanya na pulutin. Oh, so yun. Kasi isang oras namin nandito, wala pa rin nagaganap. Oh. So, Bernice, anong masasabi mo? Yung challenge. Ay, naku, ate ko, sino ka man? Tapos, so, Walang sumulong. Kitang-kita naman kung paano si ate yung gano'n. Ang masasabi mo, anong masasabi mo? Nakakalungkot. Ikaw, anong masasabi mo doon, Ali? Ah? Ganun lang. Siguro talaga may mga taong... Hindi helpful. Yeah. Parang may pinagdadaanan sa kanyang jersey. Dahil pati ka natulungan ka niya. Oo, ang sakit sa pakiramdam, guys. Kung alam nyo lang. So, ngayon, nasa pangatlong challenge na kami. Yung sa part ni Jersey na nagpapakita ng ambe? Compassion. Ito! Compassion ba? Hindi ba understanding? Hindi. Ah, compassion nga, compassion. Oh, compassion. Compassion, yes. Oh, yes. Ayan. So, ano, handa ka na ba, Jersey? Hinahanda ka sarili ko. So, yan. So, maghahap na tayo ulit ng ating biktimahin. So, nakita niyo po yung jersey. Sadly, walang tanyang tumulong. Ay, parang iikot na siya. Oo, parang na siya na. Parang tipsy eh. Sabi mo, jersey na. Guys, sobrang hirap nun kasi ang daming tao dito. Ang hirap gawin yung challenge na yun. And then, ano ba? Ano ba yung napala mo? Ano bang, anong napansin mo? Na-hurt ka ba? Medyo na-hurt ka ba? Kung baka sa ibang tao na masamang pakiramdam na hindi tinulungan, sobrang nakakasama na loob yung para sa akin. Oh, so yun. It's a fail. What's up, mga kapupakte? So, coming from Dasma, fresh na new members. So, ayan po. Kamusta naman yung biyahe ngayon sa Dasma? Kamusta mo na yung biyahe mo? Okay naman, ganun pa rin, mausok pa din. So, bakit late ka? Nakakainis ka? Meron ako ngayon, merong emergency. Okay. Ang challenge niya gagawin niya is yung... ano ba yung Bernice? Magtataray siya. Yung lagyan yung Arnie sa mga kasalubong niya. Then, yes. Na natin kung ano yung magiging outcome nung makakasalubong niya. So, game na game ka na ba? Maghahampasan kami ng Arnie, abangan niya. So, let's go! Hanap tayo ng mabibigyan ni Rolly! Yun, ano naman yung experience mo, Romaline, sa ginawa natin? Kitang-kita naman sa video na bala ko talaga siyang bungguin, but then, mas pinili ni ate na umiwas. So, yun parang nagpapakita na as much as possible, parang kung kaya mo naman na umiwas sa gulo, iiwas ka na lang. So, yun. Naramdaman niya kung may gulo pa pa. Yeah, so, yun na yung ate.
ating bagong-bagong dating naman dito. Meron na yung may bagong kaming... member, nakakadating lang. Our last member. Our last member. Okay. Oh. Fabre. Laging late. Laging late kahit na nagawa ng project. Ibibigay ko na ang trono ng camera. Siya yung nagbigay ng oras, di ba? Ako nagbigay ng oras, ako yung late. So, hi guys. So, since ang gagawin namin ngayon is, ay binubuo namin yung acronym na CBS, which means C stands for compassion, values, self-control, and understanding. Yeah. So ngayon, since actually katatapos lang ng Arnis namin. So kanina pa talaga din talaga ako dumating. But then, for understanding, maghahanap tayo ng isang student. Actually, may nakikita na ako since malapit din siya sa amin. Ayun si Ate. Ayan. So, tatanungin natin siya kung ano yung pagkakaintindi niya sa ethics at kung papaano niya ito pahalagahan. So, let's go! Gusto na nakikita ni Kay? Ate! Hi! So, kasi po may ginagawa lang kami. Digits po. Ayan, so ano po pangalan niyo po, Ate? Crystal. Crystal. Anong ano po? Course. IS. IS day. Kapwa IS. Core, section po. EU 23. EU lang ako. Wow, chan. Okay. So, Ate, since may subject po yung ethics. Yes. Ayun. So, edi, alam mo na kung anong meaning ng ethics. So, ang tatanong ko lang po sa inyo, Ate, is that, ano sa tingin mo, or based on your understanding, ano sa tingin mo yung meaning ng ethics at papaano mo ito may apply sa buhay mo, most especially bilang isang estudyante at pagiging millennial? Ethics. Kasi ako, sa pagkakalaga ng teacher na ito, hindi alam yung ethics. Kasi ang ethics sino prof kasi... Sino yung prof nyo rin. Okay. Sir! Ano, magkakaintindi ko kasi sa ethics, yun yung parang, yung doing, ano yun, yung parang alamin mo kung what is right and what is wrong. So, kung lalagay natin yun sa kung paano natin yun i-apply as a millennial or as a kabsuenyo, I think kung kunyari, mag, rules, yung mag... tapon ka lang sa tamang trash can or ano, dalhin mo naman yung basura mo kasi hindi naman lahat ay may basurahan or just follow the rules, yun lang. Ayun, so thank you po, Ate. Nagana. So, yo mga kaputakte. Yep. Ating mga nagawa, ano ba? Ano mo masasabi sa mga experiments, challenge na ating nakaharap sa mga nakasama? Well, sa akin naman, since late din ako, charot. Then, nakita ko din kasi yung ibang ginawa nila. And, lalo na, naabutan ko din yung sa kay... sa ginawa ni Romali. And, yun nga, maganda din yun kasi mostly yung mga millennials ngayon, sobrang ano nila, yung sobrang aggressive nila na kahit makahanap lang sila ng konting rason para lumaban, kahit hindi naman talaga worth it, eh, nilalaban talaga nila kahit alam naman nila in the end, nonsense lang. So, kahit mali din yung ginawa ni Romaline na kailangan niya manggain kasi it's part of the challenge. So, di ba ako ganung tao? Di ako sure. Pero ready po siya mapag-usas ng oras na yun. So, para ano, tama din yung ginawa na umiwas na lang. Actually, lumingon pa nga siya para okay, parang ganun. Yung ka-jersey naman, anong masasabi mo sa hilo-hilo acting natin kanina? Masasabi ko, sobrang hirap magpanggap. Mayroon magpanggap daw. So, ano naman, ano yung nung napili mo na wala tumutulong sa'yo? Masasabi mo. Lahat naman tao mararanasan yung minsan may hindi tutulong, minsan meron. Kung kailan kailangan sila, ako ba sila? May hugot talaga, no? Pero kasi meron mga tao na concerned naman sa'yo, kaya lang syempre ayaw makialam dun sa sitwasyon or nahihiya. Pero minsan kasi talaga kailangan mong makialam, lalo na pag alam mo na walang tumutulong. Pero kasi minsan talaga may mga lalapit lang para makiashow. So yung sa'yo naman, Bernice, yung, yung talagang... I'm so disappointed. Hindi, nakaka-disappointed lang kasi sa panahon ngayon, di ba? Hindi na, konti na lang yung may mabuting kong puso. Tanda niya po yung mukha ng babae. So, sabi naman, masasabi mo dun, Joy? Nasabi ko. Experience natin, so, gugulat lang ako dahil may tao pa namang... Pero magaling namin yun. Linalik po namin. Hindi naganap talaga sila yung pampalood. Yung feeling na yung si Kuya Arl, yung challenge natin, yung as in yung mukha
niya talaga, as in super concerned siya, and may hawak pa siyang pagkain noon, then kinuha niya talaga yung wallet niya. Tapos sabi ko, ang hinihingi ko lang talaga is 20 lang talaga. Pero sabi niya is, eto na, 50 na. So, diba? May mga taong matulungin pa rin naman. Sana despite all. Of all, diba? Sana so, all. Ano masasabi natin sa mga CPSC students? Morally upright individual nga ba? Pwede na ba? Globally competitive na ba tayo? Pwede na, pwede, pwede na. May lalaban naman. Oh, like hindi, so, hindi i-generalize na hindi lahat tumutulong or what, pero meron at meron pa din. So, yes. Lalo sa mga millennials ngayon, di ba? Yes. Ayan. So, endan natin tong video na po. So, sana may mga natuwa naman. Natuwa and natutunan kaya dito sa hanap po. Blooper. So yeah, please subscribe in our channel para sa grades. Please lang. Please lang. And please click the like button below. Like below. Comment down below. And then please click. Gusto niyo pa madagdagan? Thank you, mga kaputakte. Mga kaputakte, bye! Star, 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 star! 1, 2, 3, go! Star! Sumukoyo kay Sam. Bye-bye!